Minsan nakakapagod. That's it. Diba? So yun again, let's just agree to disagree. Hindi mo ako mapipilit. Kahit anong gawin ko, hindi din kita mapipilit. Bakit ka makafect? Bakit? Hindi. Let's just agree to disagree. That's it. You've already shared your thoughts. Huwag mo nang ipilit. Tago ka ng tago ng relasyon. Ilang oras yung biyahe? 3 hours. Mabuti 3 hours na. Friday kasi. Ano ba chika natin? Ano ang nag-uusap? Mag-uusapan natin yung dati. Nalala mo yung decide tayong kumuha ng videographer para sa kasal. Inexpect natin na, sige, magiging public yung ating wedding. Tapos takot tayo actually because alam natin mababash tayo. Yeah, inisip na natin kung ipa-private natin yung video or ipa-private tayo. But then we decided na maging public because masaya naman tayo. Yeah, iba naman tayo kinakatakot. I mean, wala tayong ginagawang masama. Yes, exactly. Tapos, suportado naman tayo ng pamilya. Pamilya mo, pamilya ko. Tapos yung ating friends. Sabi ko, sige lang, at least, sana makapag-inspire tayo. Pinagulat ako kasi sobrang daming positive na comments dun sa ating video. May mga naligaw na ilang mga. Hindi mo maiwasan. You cannot please everybody. Sabi ko nga lagi, di ba? You don't need the love of the entire world. You only need the love of a few true people. Pero kasi nung unang panahon, like, nung bata ako. If this happened like 20 years ago or nung late 90s or even in the 80s, nako, hindi mo makikita yung ganyang positive comments. Uulanin ka ng batikos. Eh kasi unang panahon, kapag next ka, ang akala sa'yo, pinaparahan ka ng lalaki. Oo, kasi dati, yung unang panahon din, ang pag-iisip ng tao, pag next ka, ang gusto mong maging babae, naghahanap ng lalaki. Oo, a straight guy talaga ha, di ba? Oo, parang dati kasi nangyayari sa mga relationships, gay and straight. Oo, ganun. Ganun lang yung perception ng mga tao. Ganun lang perception ng mga tao na lahat. Kasi dati, yung kapag gay, pumatong sa gay, parang nakakadiri. Ganun ha, sorry ha, yun yung term before. I mean, I was just referring before na parang iba. Iba yung pananaw pag bakla, pumatong sa bakla. Wala masyadong ganun yung unang panahon. Ay, oo, totoo. Dati nung unang panahon, pag sinabi mo bakla, pumatong sa bakla, parang yeah, parang ganun. Oh, yes. Parang, ano ba yan? Magkalahi kayo. I remember mayroon akong ganun. Parang lesbiana ka kasi yes, tapang babae. Oo, ganun mo, ganun. Actually ngayon, may mga iba, ganyan pa rin yung pananaw. Nakaalala ko, may mga manatatanong sa atin, sinong bakla sa kanilang dalawa? Sinong babae sa kanilang dalawa? Sinong bakla sa kanilang, sinong lalaki ba sa kanilang dalawa? Ang lagi nung sagot, hindi, bakla kami dalawa. Ayoko magmahal ng lalaki na straight because yung lalaki na straight, maghahanap at maghahanap ng babae. Maghahanap ng pamilya, ng anak. Ayoko, gusto ko ng taong pareho nang hanap sa akin, namamahalin ako same way na same sa pagmamahal ko sa kanya. Yung hindi pera ang habol sa akin. Kasi nga, ang utak ng tao is like, hindi, pag bading ka, okay, may bading na nung mga panahon na yun. Pero pag bading ka, ang dapat sa'yo, straight guy. Pero ang connotation is, preparahan, ganun, bibig, sustentuhan mo, ganun. Although mali din yung mga ganyan na mag-isip, exactly. Kasi hindi mo pwede ma-judge yung tao kung ano yung reason niya bakit pumasok siya sa isang relationship, hindi mo ma-judge. Alam mo, ang problema sa mundo natin, ang dami pakialam mo yun. Well, hindi na mawawala yun. I-compare mo 10 years ago, 20 years ago, ang mas maganda na yung society natin ngayon, mas tolerant siya. Mas accepting na siya. Mas accepting
compared to where we were before. Kasi alam mo bakit? Ang dami ding mga nakita nilang relationships na successful, na matino, na masaya. Oo, na wala namang ginagawa, walang inaapak ang ibang tao. Naalala mo pa dati, pag ikaw ay nag-work sa company, hindi pwedeng sabihin bakla ka o malaman ng company na bakla ka kasi matatanggal ka sa trabaho. Oo. Actually, alam mo, na-experience ko yung bago pala ako nag-work. Pag bakla ka, bawal ka magdamit babae. Bawal ang mahabang hair. Dati. Ganun, dati ganun. Bawal talaga. As in, mayroon akong office mate dati na ganun, nasita talaga siya. Kasi cross-dresser siya, so pinagbawalan siya, bawal daw mag-ganun. Pero ngayon makikita mo, 'di ba, sa mga companies, yung inclusion and diversity, grabe. Kasi ganito 'yan. Bakit mo i-reject ang isang bakla o lesbiana o trans sa isang company kung wala namang kinalaman ang kanyang gender identity, ang kanyang sexual preference, walang kinalaman sa kanyang kapasidad na gawin ang kanyang trabaho. Sa performance ng kung na-fulfill niya ang kanyang trabaho, na nakakapag-perform siya ng maayos, na natutulungan niyang umangat ang kumpanya, eh anong pakialam natin sa kanyang personal life, di ba? Naalala mo kasi dati, pag nag-come out ka sa family mo, teenager ka, sasabihin mong bakla ka, o bata ka, sasabihin mong bakla ka, sasabihin na, ay wala, magiging parlorista yan. No offense sa mga parlorista, isang talent din yan, that's a professional job pa rin. Pero kasi, ang gine-generalize nila dati, pag bakla ka, sa parlor ka na lang talaga. Pero ibang-iba na ngayon eh, kasi you have lawyers, you have doctors, you have politicians, you have TV personalities who are out and proud to be gay. Actually, totoo yan. Yung mga companies na hindi nag-discriminate sa mga bex, mga lesbiana, mga trans, sila yung mga companies na mas progressive, no? Well, it's because yung inclusion kasi, kung yung mga employee, if they feel safe, if they are in a safe environment, mas nagiging innovative yung mga tao, mas creative. Walang restriction, walang hesitation na naiisip nila na, ay, baka mahalata ako. Or, alam mo yun, may mga hesitation at saka restriction sa side nila. Na hindi sila tuloy makapag, hindi sila makapag-isip ng maayos. Hindi kagaya na kapag nafe-feel nila na safe sila, mas ano sila, mas creative, mas nagpa-participate, mas collaborative lahat. Lalo na pag nakita nila na hindi pa lahat lang ang pagbabakla para maging ma-promote. Even engaging with your peers. Matatakot ka. Tago ka ng tago ng relasyon nyo. Yes. So paano ka magiging ano? Paano ka mati-develop? Actually, meron pa rin kailangan mga baguhin ng mga pananaw. Ang dami ngayon nag-iisip pag sinabi mong bakla, pera-pera. Yes. Pera-pera lang lahat. Ah, magka-relasyon sila, pera-pera lang. Parang hindi yan naman yan totoong pagmamahal, puro kalandian lang yun, libog lang yan. Yes, laman lang yung ano na. Hindi kasi nila alam, I mean. Kailangan makita nung society natin ang spectrum ng LGBT. Ibig sabihin, iba't ibang klase, iba't ibang kulay ng LGBT. Merong mga baklang malandi, yes. Pero hindi lahat ng bakla ay ganyan. May mga baklang conservative, actually. May mga baklang religyoso. May mga lesbian ang religyoso. May mga baklang gusto ng one night stand lang. Meron ding mga gusto ng mag-settle down. Iba-iba. May mga sabi na, ay, ipakasal, maghihiwalay din yan. Nakakaloka. Oo, babe, nakita mo yung may nag-comment sa video natin, sa wedding video natin, sabi niya, tandaan nyo to, maghihiwalay yan. Tandaan. Akala siguro niya bago lang yung kasal natin. Ay, oh yes. Akala siguro niya like this year lang yung kasal, last year. Bakit kaya ganun yung ibang tao? No? May nakita kang masaya, masaya sila, nagmamahalan, tapos ang comment mo, maghihiwalay din niya. Bakit kaya ganyan? Hindi ba pwede maging masaya para sa iba? Bakit hindi siya masaya? Usually ganyan. Usually hindi sila masaya sa buhay nila. Walang nagmamahal sa kanila. Bakit daw pinaglalaban pa natin, itanggap naman tayo? Hindi nila alam, wala pa tayong equal rights. Here are people na nagsasabi na bakit may pa kailangan paglaban, diba? Which is ang weird kasi itong mga taong na nagaganito, hindi naman sila apektado kung i-grant ang rights natin. Wala namang effect sa kanila, bakit sila nakikipag...
laban. If the law legalizes our rights equally as LGBT, walang mangyayari sa kanila, hindi sila maapektuhan. Oo, bakit, pero tayo, gaganda yung buhay natin, mas gaganda pa. Bakit yung pinapakalaman? Bakit yung dadamot? Wala bakit namang, yung dadamot? Wala namang kukunin sa inyo kapag may binigay sa amin na rights. Imagine nyo na lang, dahil nga wala kaming legal rights, yung mga properties na hindi magiging conjugal yan. Diba? If you think about it, diba? Sa hospital, diba? Hindi nila recognize na partner or family. Ang dami namin pinag-ipunan, pinaghirapan na properties, pero kung anong mangyari sa aming dalawa, may mawala sa aming dalawa, hindi mapupunta sa akin, hindi din mapupunta sa kanya ang mga sa akin, hindi ma-divide kasi hindi siya considered ng batas as conjugal property. Pero kaming dalawa ang nag-ipon noon, kaming dalawa ang nag-sakripisyo, kaming dalawa ang nagsikap para sa mga properties na yan. For example, God forbid, pero for example, na hospital si Ryan ng emergency at kailangan gumawa ng mga desisyon sa hospital, kailangan siya operahan, kailangan may pumirma, hindi pwede makapirma si Ryan kasi unconscious siya. Ako ang nandun, hindi ako pwede makapirma because hindi ako family. They will not consider me a family. But you know what? So, related to that, and going back sa mga companies, alam mo, nakakatuwa din yung mga ibang companies na nagre-recognize ng domestic or life partner benefits, diba, kahit pa paano. It's a step towards the right direction. Na nag-start, for example, may mga companies na nagbibigay ng life partner benefits in terms of health card, ganyan. May mga nililigwa lang silang requirements. May mga requirements na hinihingi. Tapos pero, may mga insurances na din na ganyan. Yes, na LGBT partners, yeah, may beneficiary. Dependents na beneficiary mo, yes. Pwede na. May progress. Nakakatawa ng progress, no? Yung mga benefits na yan, it's for the privilege. Kung ikaw ay nag-part sa company na mga malalaki, so okay ka, ikaw ay nakaka-afford ng insurance na pwede ang LGBT kaos pwede. How about yung mga regular citizens, yung mga hindi naman privileged, hindi mayaman, yung mga average lang na citizens, hindi nila ma-avail yung equality. Diba? Mas maganda yung nasa batas siya. Para lahat. Ang dami nag-iisip na pag sinabi mo civil union, equal rights, ay papaguhin mo daw yung mga simbahan nila. Pipilitin mo yung pipilitin mo yung simbahan okay, nila. Okay, ba po ang civil union? Oo, wala namang kinalaman. Hindi naman yung gagawin sa mga simbahan. Yung mga simbahan, meron silang sarili nilang karapatan. Pero hindi naman kailangan na yung mga hindi parte, kagrupo, hindi miyembro ng simbahan na yun, ay susundin yung mga paniniwala din nila. Kasi iba yung batas, iba din yung simbahan. Ang batas ay dapat naglilingkod sa lahat ng mga tao, regardless kung ano ang kanilang mga paniniwala. At saka huwag nyo namang ipilit kung ano yung paniniwala nyo, ipipilit ko sa iba. Kasi magkakaiba po tayo ng paniniwala. Let's just respect each other and we let each other live the way we want to live our lives, diba? Ganun lang kasimple yun. Kung pero mo po ipili sa akin paniniwala mo, kasi hindi naman ako part ng grupo nyo eh, or ng denomination nyo. Kasi na-remember ko, diba? Nung lumabas yung wedding video natin before, nag-dating sa Facebook, may nag-comment dun na, yung this is the truth, ganyan. Diba? Tapos sinabi ko lang sa kanila na iba yung paniniwala natin, pinipilit pa rin niya and i-invite pa tayo ng Bible study. Parang, teka lang, iba nga paniniwala ko, kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipilit. Kahit anong gawin ko, hindi rin kita mapipilit, diba? Oo, bakit kailangan natin yung mapipilit? Let's just agree to disagree, that's it. And in the first place, hindi ko naman pinapakalman ang buhay mo. At hindi naman natin siya pinilit manood ng video natin. Exactly. Hindi natin siya in-invite sa kasal natin. Oo. So bakit ka ba affected? Bakit ka ba affected? Kasi may nagsasabi na kailangan, ang kanina daw calling is to spread, ganyan, the truth, ganyan. You've already shared your thoughts. Huwag mo nang ipilit. Sabi na nga namin na hindi kami nag-a-agree. Bakit mo ipipilit? Bakit ka makikipag-debate sa amin? Hindi naman kami nakikipag-debate. Nakikipag-debate. Kung ayaw mo sa amin, hindi huwag ka manood. Oo, at saka kung ayaw mo sa amin, hindi ko naman pinipilit ang gustuhin nyo kami. That's it.
diba? So yun again, let's just agree to disagree. Minsan nakakapagod. Yeah, pero hindi talaga makawala ng other tao. If people learned how to respect each other, it would be a better world to understand na iba-iba tayo ng mundo, iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng buhay. Unless siya ay humihingi ng pera sa'yo, wala kang pakialam na dun. May nagtanong pala sa akin sa Instagram ko kanina. Sabi niya, ano pong pakiramdam na ikasal sa isang kapwa lalaki? Tapos sabi niya, kasi meron daw siyang pinsan na favorite niya na bakla din na gusto din kasal natin pero natatakot daw siya. Ang sagot ko sa kanya, alam mo, masaya, masarap ang feeling na may nagmamahal, pero mas masarap ang feeling na tanggap ka ng pamilya. Masaya ako sa relationship natin, pero mas masaya ako na yung pamilya ko at pamilya ko ay they have a good relationship with them, they support us and they love us. Kaya ano mang sabihin ng ibang tao dyan, yung mga hindi naman tayong kinala pag mag-watch, kahit ano mang sabihin, hindi ako ganun ka affected. Ako because ba ako? Wala, hindi ko nga binabasa yung comments. Ako binabasa ko pero I don't care. I mean, you can say whatever you want. Ako hindi ko binabasa kasi sa akin. Kasi hindi ko naman kami kinala. Masaya tayo. Masaya kami. Bakit kami papa-apekto sa'yo? Oh. Kung hindi ka masaya sa buhay mo, problema mo. Yeah, kami masaya kami. Hindi naman namin kayo kinala. Hindi ba kayo pati ng buhay namin? And so far, in our lives, in our relationship with God, ramdam namin ang kanyang pagtanggap at pag-bless sa amin. As in, and then I've seen how many people, di ba ang daming nagme-message sa atin na hindi lang sa naiyak sila, pero na-inspire sila, nagkaroon sila ng lakas ng loob, na ipaglaban ang kanilang pagmamahal, na magpakatotoo sa kanilang sarili, and that's a good thing, positive impact in the world. I think mas positive yung impact natin kaysa dun sa mga taong puro na lang, panay na lang bashing, panay na lang negatibo ang sinasabi, panay na lang sinasabi na magugunaw na ang mundo. Ako, nagpapasalamat ako sa mga nanonood sa mga vlogs natin kasi ramdam namin yung pagmamahal nila at pagtanggap dahil sa mga nagsusubscribe sa atin, diba? Salamat at nagpa-follow sa amin, maraming salamat, nararamdaman namin yung acceptance ka tsaka yung pag-support mo sa amin. Sana kayo ay i-bless pa ng a peaceful and happy life. Sana madatnan nyo din ang peacefulness na nararamdaman namin, ang happiness na nararamdaman namin. At kung mahal nyo kami sa mga bagong nanonood, subscribe din kayo. Nag-put up kami ng channel, hindi dahil kung ano-ano bang dahilan, pero dahil gusto namin makaspread ng positivity, ng inspiration, lalo na sa mga taong naniniwala na totoo yung pagmamahalan natin. Ang hindi mawawala sa isip ko, lagi sinasabi ni Pastor Khan, face of love. A face of love. That is ordained by God. And the world will know that this love is true and that this love is worth fighting. Kaya nag-decide kami, sige, public natin yung relationship natin, yung wedding natin, yung buhay natin. Hindi tayo magpapakapeke, hindi tayo magpapakatawag ito. Hindi tayo maggagawa ng vlog para lang sumikat, pero ipapublic natin yung buhay natin para makita nila na may pagmamahalan sa mga LGBT, sa dalawang lalaki o dalawang babae, na tunay, na sincere, na genuine, na blessed pa rin. Yeah. And I want that sa mga tao na nangangarap, kasi naman dami ko nababasa dun sa comments sa vlogs na magkaroon din ang dream wedding nila, ganyan. Pero ako, more than the love life, no, I wish and I pray maka-experience din sila ng pagtanggap sa kanilang family. Yes.
ng kanilang friends and family, na susuportahan sila sa kanilang pagiging mabuting tao at pagmamahal, pagmamahalan. So we wish you all the best, guys. Salamat sa pagsama sa amin, sa pakikinig sa amin, sa biyahe, habang papunta kaming Manila. Sana abangan nyo yung next video namin. Bye guys! Bye guys! We love you!